Ayan, rebonded to. Ngayon napaliguan ko na. Ito yung nireband ko nung isang araw. Kaya nakaligo na siya. I-check ko kung maganda yung pagkakariband niya. Pwede na siyang ipa-customize. Q-type part or regular clip. Mabigat po at makapal. Ayan o. Buong buhok yan. Kakariban ko lang yan. Pwede nyo ipa-customize kung clips or permanent, U-type part. Sobrang kapal nitong buhok. Depende, ma'am, sa ano, sa inches. 150 grams. Pre-customize na yon, U-type lang ang may bayad. Ito, inaantay kong matuyo. Kasi nireban ko to eh. Eh no, bagsak na bagsak siya. Tsaka ang lambot ng buhok niya. Maganda to pang ano, half wig. Yun ang plan ko dito, half wig lang. U-type siya dito. Then, cover na lahat dito, half wig siya. Kaya lang, 19 inches lang to. Pero pag nabuo siya, hahaba pa siya. Ayun. Kung may mag-a-avail, siya na lang pipili kung anong ipapagawa niya. U-type ba? O regular clip? O half wig? Pwede din yung may headband. PM ka sa akin, ma'am. Cut. Meron akong available. Pakita ko sa iyo ngayon. Blondie ka, ma'am. Ayan po, single panel siya. Thank you.
Yeah, malapit nang matuyo. Naya ko na lang matuyo kasi nagtatahi ako. Ano to, yung rebonded ko? Ah. Bakit naiyak, baby? Sexy naman ang kausap ko. Thank you.
Hindi pa ako makagawa ng U-type kasi wala pa yung aking mga cup. So, ito na, oh, patuyo na siya. Bagsak na siya. Hindi na siya bruha. Sabi ko, wala akong bibili ng 4-5 niyan, ma'am. 20 inches lang. Fresh cut? Ang 4-5, 30 inches pataas at makapal. Ang price range ng 20 inches, ma'am, 1,000 lang. Depende pa yun sa quality ng 3-5 daw. Wala pong nabili ng rower na ganyan ang price. Kahit kanina yung itanong, ma'am. Sa mga buyers lang yan. Check nyo wall namin, ma'am, tsaka page namin. Legit po kami nabili ng hers. Pero sa price range nyo, pas ako, di po tugma sa price range nyo yung hair nyo, ma'am. Ano ba? Sali, ma'am. Dal-dal mo. Dami alam mo. Bago. Ngayon mo pa. Wala pong raw hairs na 4-5. My God! Yung mga ganyan pong quality. Mga nasa 30 inches po. May nabili po akong talagang as in quality. Yung haba ng taas, haba hanggang dulo. Nabili ko po siya 5K. Yung pong 20 inches na 4-5, my God! Kayo na po sana yung magkabit sa client. Wala naman pong problema kahit 7K to 6K nyo may benta yan. Basta kayo na rin po magkabit sa client. Huwag po masyadong mataas magbenta ng raw hairs na galing sa ulo nyo lang. Kasi hindi naman po kayo reseller. Hindi lang po basta buhok lang ang binibenta ng mga gumagawang kagaya ko dahil ito po ay pinaghihirapan namin bago namin ma-achieve ang 6K, 7K.
Yung nagbebenta kasi ng ano, 20 inches for 5 daw. Ganda niya. Ayan, Madam Cleo, panuri mo to. Lambot ng buhok. At least na wala yung pagiging bruhan niya. Maayos na siya ngayon tingnan. Eto may 20 inches ako. Gawa na. Tatatahin ko pa lang 20 inches. Ay, 20 ba to? Parang 19 na yata. Para po sa kaalaman ng mga nagbebenta ng buhok na kayo po mismo ang maggugupit sa sarili nyo or buhok nyo lang. Depende po sa quality ng buhok nyo. Magandang buhok, magandang price. Yun po yun. Kasi kami pong mga seller po ang naghihirap na ibenta yan. Kung sa reseller naman po nyo may bebenta yan, siguro makukuha din nila ng mura. Siyempre, pag kami nang kukuha sa kanila, medyo mataas na rin po yan. Kasi siyempre, ano bang kikitain mo kung ibibigay mo yung puhunan mo doon sa bibilan mo? Ay, sa bebentahan mo. Ha? Hindi, nag-ano na ako dyan. Kachat ko. Kasi sa totoo lang po, ang laki po ng pagkakaiba namin gumagawa sa reseller lang ng buhok. Kasi ang reseller ng buhok, sila yung namimili ng buhok. Kami po yung babagsakan nila. So kami po ang pinakang last na babagsakan bago mapunta sa client. Ang paghihirap po namin dito ay yung pagko-customize, pagpagod, pagpapaganda ng buhok. Kaya pag sa amin na po kayo kumuha, talagang mahal na. Pero kung sa reseller kayo kukuha at magbebenta, dun po mura. Ayan, yun po ang pagkakaiba namin. Ang laki po ng pagkakaiba ng reseller ng raw hair sa reseller ng sa seller ng mga gawana. Kasi yung mga reseller ng raw hairs, pagkabili nila, diretso na rin po yan sa mga babagsak nila ng buhok, sa mga dinidelibira nila. Wala na po silang pagod doon. Nasa amin po ang huling pagod. Ayun, kaya ako magbebenta po sana ng buhok, yung maano rin po, patayin mo yan, yung sapat lang. Kasi wala na po kaming kikitain kung doble-doble na din po. Eh, talagang mas mataas sa amin kasi nga, nasa amin na yung last. Tapos ang next niya yung user na. Magkano bang bili ko dito sa ano? Buhok na to, 1.6. Parang 2.2 yata ito. O, 1.6. O, itong buhok na to, nabili ko 1.6, no? 19 inches lang naman po kasi ito. 19 inches. So, ang pamasahe niya, nasa 500. Ibig sabihin ng naging puhunan ko dito is 2.1. Niriban ko pa. Pag pinariban ko to sa salon, magbabayad ako ng 1K to 1,500. 1,500. So, ang naging puhunan ko dito, 3,100. Magkano ko po kaya siyang maibibenta? Siyempre, nandito na yung pagod mo sa pagriban mo at sa pagkakabili mo sa buhok. Siyempre, kahit pa paano, babawiin mo yung puhunan mo na may tubo. Hindi mo pwedeng bawiin yung puhunan mo lang kasi ano pa yung ginawa mo sa buhok na ito para lang ibigay din yung puhunan na nagpakahirap ka pa kung di ka rin lang namang kikita. Yon. Kasi ramdam ko yung hinahing ng mga seller dyan. Kausap ko yung ibang seller ng buhok. Diyos ko. Kung gusto nyo pong gumanda, huwag kayong mambarat. Kasi may pagod din naman po kaming mga gumagawa. Talagang nasa amin ang final pagod niyan. Eto, bali. Oh, mura ko siya nabili. Ay, yung
pag-reband ko pa dyan, kung inutos, kung pinareband ko sa salon niya, sa kapal neto, Diyos ko, aabot ng 2,000 to. Sobrang kapal ng buhok. Ayan. Bale, ang naging punan ko dito, 3K. So, pwede ko siyang doblehin. Nakakapagod din kayong mag-ano, gumawa ng buhok. Kakaloko yung nagbibenta. 33 inches. 6,500. Oh my God. Okay lang po sana yung mahal. Okay lang yun. Walang problema yung kung mahal yung buhok nyo. Ibabase nyo rin po sa quality ng buhok. Kung hindi na ba mapapagod yung bebentahan nyo, gagamitin na lang na raw hairs or ano. Diba? Pwede tayo magbenta ng mura. Ako, nakakabenta ako ng mura sa totoo lang. Hindi naman nila ako binabarat, kumbaga nakikipag-uusap lang sila ng maayos. Dahil sa pandemic ngayon at gusto ko rin makabenta, ibibigay ko na lang din ng mura kesa na matambak yung buhok dito. Oo, hindi nabubulok ang buhok pero kailangan din natin kumita. Kaya kahit mura, binibigay ko yung buhok kasi ano man gagawin ko dyan, diba? Ayan, pera na, maibibili mo pa rin naman ang buhok. At least yun, gawa na. Kung aanuhin mo, magkano lang nakuha ang isa sa puhunan ko. Pero okay lang kasi ang importante doon, nabenta mo rin kahit papaano. Marami nakakabili sa akin ng murang buhok. Kala nyo kasi mahal, madali lang po akong kausap kasi ibibigay kong buhok pero yung buhok na yun hindi talaga yung perfect quality nun. Merong issue. At alam ng client kung anong issue ng buhok. Kaya syempre nagkakaintindihan kami. Kaya kahit papaano, may bebenta natin ang buhok natin ng mura sa pamamagitan ng ating pagiging totoo sa kausap natin. Asan ka ba? Gian. Lapag mo yung address mo. Padalang kitang buhok. Diyos ko, Dubai lang, lapit-lapit niyan. Dubai, nakapagpadala nga ako sa Thailand. Ay, sa ano, Australia. Nakapagpadala nga ako sa Saudi. Dubai lang. Paglabas ko sa kanto, may sakay na pa Dubai. Sa SM, may sakay ng pa Dubai, JNT, ay ano, DHL. Ilang grams ba? Kasi ano eh, nasa 3,600 yata yung na-check ko nung nakaraan, 3,400, ganun. Ano yun, mga half kilo lang yun. Pero pag umabot siya ng 1 kilo, nasa 5K. Di naman aabot ng 5K yung, Diyos ko, isang book lang na order. Kuni mo na to, rebonded. Pag naging bruwa dyan, bahala ka. Pero di na ito mabalik. Ang ganda ng buhok, oh. Dubai lang yan. Kumuha ka na. Paglabas nga namin dyan sa kanto, meron nga sakaya pa Dubai. Close band, DHL.
Kering-kering mo na yan. Di naman kita lulukoyin eh. Mana sa 3 plus. 3,400 mga ganun. Luka! 5K kasama na shipping, just be you ka. Ano yan, papaluin kita, dali. Binigyan na kitang 20. Tenkay kasama shipping, go. Tsaka yung isang kaibigan ko, Diyos ko. 7K binayaran niya daw, yata. Tapos ang ikli ng binigay, ano ba yan, te? Ginawa mo. Hindi pinupulot ang pera. Buti kung gawa na yan, benta na lang din. Kaso gagawin pa. O sige, pag-uwi mo. Punta ka dito. Ang chocolate ha, kalimutan. Ha? Sino yan? Basta mag-update ka lang sa akin kung ano, kung kailan ka po, kung kailan ka mag-order. Ano ka ba, hindi ka na makakauwi dito sa Pinas, makakasalang ka ng Arabo dyan. Pakainin ka maraming sibuyas. O sige, salamat din. Pero ako to dito, ano ah, 19 inches oh. Straight na straight. Ayan, bagsak na bagsak siya. Straight na straight siya, and then nakutuyo na to. Hindi ka mas malayo yung ano, hindi ko na makita yung chat. Labo na ng mata. Ayan, matutuyo na yung aking rebonded. Ayan, bagsak na siya. Grabe to kabruha. Nung ano, nung binili ko. Okay lang, nabili ako ng buhagag. Huwag naman yung kinky. Kasi hindi ko na kayang ano yun. Kinky. Kinky. Parang kung ano. Bulbul na yun. Hindi na maririban. Hindi na tatablo. Parang alambre. Ayan. Kung gusto nyo ng mura, meron naman, kaya lang kayo na magre-reban. Mga ganun. Kasi totoo naman, hindi lahat ng buhok na narating sa aming mga gumagawa ay magaganda lahat. Hindi po totoo yan. Totoo yan. Ang narating sa aming buhok, kailangan pa namin treatment, kailangan pa namin pagandahin bago namin ibibigay sa buyer. Kaya, syempre, yung charge nun, huwag nyo nang aanuin kasi syempre, nagpagod din naman kami kahit papaano. Ayan. Kagaya nito.
nalaman nyo na kung magkano presyo ko nabili. At nalaman nyo na rin kung paano ko siya napaganda. Ganun lang po yun. Kasi naloloka ako pag naglapag na ako ng price, nawawala na yung kausap ko. Pre-Brasilia naman ako, pre-color. Sabagay kasi, wow! Panahon kasi ngayon, pandemic tayo, yung iba nating client na dati nung hindi pa tayo nalalockdown na ganito, mapipera naman talaga yung mga yan. Ngayon lang talaga yung nagtitipid na rin kasi nagawa ng pandemic. Hindi natin sila masisisi kung talagang gando lang yung budget nila. Ang importante niya may benta. Diba? May benta o wala, tiyaga lang. Alok lang ng alok. Kasi hindi naman nabubulok yung buhok. Kahit may stock yan dyan, okay lang. Kaya lang masakit din sa katawan yung pag re-ready ng buhok. Talaga. Yung paggagawa rin. Kahit sabihin mong hindi ka pa nag-home service, maano talaga, nakakapago din. Ako nga, Diyos ko, nasakit yung katawan ko. Kakaedad na kasi. 26 na ako eh. Kaya medyo masakit-sakit yung mga kasukasuan ko. Ngayon nga, sakit ang balakang ko. Diyos ko, para akong mga nganak. Nakakapago din tumutok sa ano, trabaho. Sa ganito. Kaya akala nung iba, wala lang. Minamagic mo lang. Hindi po kami magician. Dresser po kami. Hairdresser. Magaya nito, tahi lang ako ng tahi. Wala akong mabuo kasi nga kulang ang materyales ko. Kung ano lang yung on hand ko, yun lang iaalok ko. Okay na siya. Tayo na siya. At least nawala yung pagkabuhagag niya talaga. Kasi sobra kaya to siya buhagag. Na-stress ako nung nakita ko, nung gigil agad ako, kinabukasan, ginawa ko agad. Ayan. Bagsak na siya. Gagawin ko tong ano, half wig na lang kasi wala pa akong ganong design ngayon. So ngayon pa lang ako maglalabas ng half wig after ng pag dumating na yung aking mga cup, saka ako makakabuo ng half wig. Yan. At ito po ang aking bagong ilalabas. Iniisip ko kung half wig ba o may headband eh, kasi meron ako dong maikling buhok na gagawin ko, sana lalagyan ko ng headband para diretso lang siya.
squid natin, ang pwedeng mag-avail niya, yung talagang super short na yung buhok, yung mga nasa pachete na o super bob cut, yung mga ganun. At least yung buhok niya dito sa tuktok, mahaba hanggang dito, hanggang baba niya. Kasi ma-obvious kung shete yung buhok mo eh. Kailangan mo talaga, full head wig yun. Eh, pag half wig lang, kahit papaano, maano siya, hindi siya mainit. Kasi pag full head wig, ano na yun eh. Talagang matatakpan na yung ano. Tatakpan na yung tuktok mo, so wala nang singawan. Kaya gagawa ko ng iba't ibang design para kung may naghahanap man, meron tayong may ibibigay. Kawawa naman ng baby. Ano yung nangyari sa baby mo, Dai? San siya nauntog? Dito. O, kawawa naman yan. Mama, paano? 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 O, Daday. Mana, ha? Tito. Sa ulo. Tulog naman yung baby mo, eh. Doon na. Pa-customize na kayo, mga madam, habang meron tayong mga buhok pa ditong natitira. Ang buhok, hindi madaling maubos. Ang puhunan. Kunting-kunting na lang. O. Pag hindi kayo bumili, hindi ko kayo bati. Day? Saan punta si Papa? Saan Papa? Saan punta? Diyan ka lang ha. Ang dami naghahanap sa akin ng full head wig. Kaya lang hindi pa ako talaga veterans dun sa paglalak ng tuktok eh. So, ito yung aking rebonded. Ayan na siya. Ang ganda na niya ngayon. At shiny. Bagsak na bagsak. Yung dating bruha. Ayan. Bagsak na siya. O, diba? O, available na yan. Main nyo na. Ipayotype o anong gusto nyong ipagawa dito. Ang ganda po ng buhok. Bagsak na siya. Ayan, natuyo na lang siya sa hangin. Ito na yung ano. After 3 days, ayan na yung result niya. At ibablog ko to, makikita nyo kung ano yung tsura niya before. Ayan. Ayan na yung rebonded ko. Ang ganda. Siguro hindi naman na to babalik kasi hindi naman siya buhag-hag.
Ayan. At may naribanda naman akong maganda. Pang ilan na to sa mga nariban ko. Kaya, syempre pag medyo tsaka yung buhok na nabibili natin, iririban na rin natin para mas mabenta natin ng maayos. Kasi hindi lahat ng buhok ngayon magaganda. Iba nga, dami panlisa. Hi, Patrice! Patrice, kang Australia! Kamusta na dyan? Guma? Okay na. Wait lang, wait lang. Wait lang ah. Mama na, mama na, mama na. Wait lang. Ako na kasi. Mama na. O, ito na. O, dali. Lagay na. Akin na yan. Ubus mo yung goma ko eh. O, ubus goma? O, ubus mo goma. Alitan siya ko yun eh. Oh. Wow. Paano ba yun? Sama. O. Piggy, dog, ginawan dog si Piggy. Banded. Ayan siya. Super ganda. At paunti-unti pa lang nadating ang aking mga materialis. Ayan na yung rebanded ko. Ayan, ang ganda na niya, oh. Mas bumagsak siya. Aray ko. Bumagsak na siya ngayon at ang ganda ng pagkakaano niya. Shiny pa rin. Glossy. Glossy. Ayan. Glossy. Ganda ng hair. Imahin nyo na yan para magawa ko na kung anong gusto nyo ipagawa. So, yung gawin natin mitsado yan. Available, madam. Black. Ayan, rebonded. Bagsak na bagsak at makapal. Ano kaya magmamain yan? Or aantayin pang magawa na half wig bago i-avail. Gagawin ko siyang half wig. Ayan na madam yung rebonded ko. Napaliguan ko na siya ngayon.
Ang ganda niya, bagsak na bagsak. Hindi naman na siguro babalik yung kulot niya. Yung wave-wave lang. Wave-wave lang naman kasi ito, hindi naman talaga siya kulot. Ayan, sinend ko na. Dahil sa sobrang kapal niya, hindi ko alam kung buhagag siya o ano kasi makapal siya eh. Makapal. Ilang grams ba ito? Tsaka malamig yung buhok. Ibig sabihin, pag malamig yung buhok, healthy siya. Ang buhok kasi na dead bull na, pag hinawakan mo, walang feelings. Yes, baby! Kikabong. Ay, kabong, baby. Ano yan? Papa, kung gano'n. Anong binili ni Papa? Anong ain? Oh, ay, inaway ka ni Dad, ni Papa? Kawawa naman yung anak ko, inaaway ni Papa. Sino nag-away sa'yo? Sino nag-away sa'yo? Ha? Sino nag-away kay Daday? Ah, sakit yung balakan ko. Ayan, at meron pa akong 20 inches dito. Iniisip ko kung flip ba. Baby naman ang baby ko. Nag-baby-baby naman. Day, lika, day. Kunin mo yung measure ni mama. Pansukat ni mama. Saan? Lika. Ayun o, get mo. Dali. See ya. Ayun o, yung pansukat ni mama. Kunin mo, abot mo nga kay mama. Yung pansukat. Tape measure. Pasabit. Hindi, baby. Ayun, o. Yun, o. Yun, o. May numbers. Ayun, o. Yun, o. Ando, no, sa pader. Sa hair. Sa hair. Ayan, baby. Yan, o. Yan, o. Yan, o. Yellow. Color yellow. Ayun. Hindi. Hindi, yan. Isa. Yun, o. Yun, o. Yellow. Doon sa hair. Ayun o. Hello. Hello, baby. Ayun o, kunin mo yung tape measure ni mama. Yung gano'n o, dito sa liig. Dali, ayun o. Hindi yan, be. Ayun o, be. Daday, tingnan mo hands ni mama. Yun o, yun. Dun. Yun. Ayun o. Yun o. Kita mo, likali. Ayun o. Yellow, color yellow. Gabriel! Gabriel, Lika. Umiya na nga. Dali na, baby. Get mo na. Take measure ni mama. Yung sukat-sukat. Dali na. Ay, hindi naman marunong utusan. Sabi to, yun o. Color yellow. Nagpupo ka? Tay,
mommy. O, tapusin mo na yung pupo pa yung mag-wash na. Saan ba ito pagpunta sa Papa Day? Tulugan ka niya. Sino bad tay? Gupit-gupit mo siya, tapos konting tubig, tapos mainit na to, na mahinang apoy, tapos takluban. Tusukin mo lang karay, ano lang. Landi mo. Ha? Huwag mo nang hihiwain. Pabiyak lang, konti lang. Huwag yung putol. Kala ko bumili ka ng ano, toho. Okay, malapit na akong matapos. Mabubuo ko na yung aking 20 inches. 19 inches yata ito. Ano ba yun? Ayan, at konti na lang ang aking tatahiin. Ayun, dahil pa na nito. Ano ko, konti na lang. Pa-customize na kayo. What are you waiting for? It's not for you. Medyo matumal ngayon. Okay lang yan. Hindi naman mabubulok ang buhok. Maghihintay pa rin yan sa buyer. May parating ako 33 inches. Tingnan natin kung quality ba. Pag hindi, babalik ko doon sa gumawa ng pagkupit. Sana hindi na kailangan i-riban. Nakapagod mahaba. I-riban mo.
tuwa buong bansa. Pwede kayo magpa-customize kung anong gusto nyo. Uy. Kahit anong gusto nyo, kayo pa rin naman masusunod. May second opinion lang naman ako na i-share. Siyempre, pag magpapagawa kayo, kailangan pakita nyo sa akin yung hair nyo para makapag-suggest ako ng mas babagay sa inyong hair. Hindi yung order lang tayo ng order, gora lang ng gora. Tapos din naman pala bagay sa akin yung in-order natin. Wala na akong masukat. Sana ko konti na lang. Isang katero ba ko pala itong tayo? Ayan, free customize. Si rebonded. Ang ganda. Hindi siya perfect flat, pero bagsak siya at maganda. And glossy. Yan. Sana dumating na bukas yung cup ko para makagawa na ako ng sample ng half wig para sa mga short hair talaga. Mga bob cut. Talagang maikli ang buhok kasi pagka nabuo natin ng isang half wig, dito lang siya naka-open. Parang U-type siya pero full head. Hanggang dito yung buhok niya. Yan. Ilalive ko rin ang sample ng aking half wig. At gagawa na ako ng ganon. Bale, ito na yung magiging sample ko, yung aking rebonded. Isasalang mo na ba pa? Di pa. Maya na naman. Ano lang pa? Ganito. Yung diba isang buho, hiwaan mo lang siya sa gilid. Ano yan? Kayo mga madali. Minudo? Eh bukas na magluto nun. Mayo lang ba naman yata tayo dito na nun? Bukas na lang. Tsaka ano pa? Yung ano? Sasalang bigay na yung buns. Bagyo beans. Yung kalakal dyan. Dadali mo yung mga yan sa baba. Lasing ko na pa. Chine-check ko siya maigi kung talagang maganda yung pagkakariban ko. Pero maganda naman siya sa tingin ko.
marami ka pang nabuo. Tatapusin ko na yung tahiin ko kasi mamaya magdidikit uli ako para pagdating ng ano, live na lang ng isang maraming buo. Isa ka daw sa mga na pili ng online saving na ano, big bodega ba? Ano, tapos nga sinabi na delivery ka daw na from Japan na giveaway worth 6K. Tapos pagdating na dito mag-buy, kailan na 600. Sabi ko, wala akong yung pera eh. Ah, okay, thank you. Parang hindi na ba? Kago! Sana sinabi mo i-deliver yung ipapadala. I-deliver ka, magbabayad ka daw dito pagdating. Ay, buksan ko muna kung anong laman bago ko babayaran. Si mama niya, patingin niya si mama ng baby ko, patingin daw ng dress. Ah! Ang ganda naman ang dress ng baby ko, naka-90s naman. Kailang hi. Ang ganda mo naman. Ba't wala kang panty? Ano yan? Ouch? May ouch ka? Hmm? Yan naman, Nana. Wala ng ouch. Hindi ka panty tayo, panty. Ayaw. Bakit? Dito. Ah, meron na, diaper. Eh, pipipil lang yan eh. Hindi naman ano yan eh. Ito? Hmm? Pipipil lang yan eh. Hindi naman panty yan eh. Ganda hair, dahil ganda. Ganda hair.
Nakawatch ka na cellphone? Oh, wait lang. Okay, gagamitin na ng aking prinsesa ang kanyang cellphone at ako'y nakikihiram lang ng cellphone sa kanya. Pag-PM na lang po yung gustong magpagawa, magpa-customize ng ating U-type part. Ayan. Ganyan. Mga heart clip, ito po ay naka-ready to customize na hairy banded. No color. Natural. Yung kulay niya, dark brown. Ayan. Mag-PM na lang kayong mga madam sa mga gusto magpa-customize. At tinatahi ko po yan. Okay, thanks for watching.